Hello mga ka-FM, ayan, today's vlog po is sasama tayo sa procession. Ayan, dahil Biyernes Santo ngayon, so let's go. Ayan si Ate Mikay Maxine, let's go. Dito tayo sa simbahan, ayan yung una natin, ano, pila, ayan, ang dami tao. You've got mail. First station. Second station. Fourth station. Namin kasama, oh. Si Pag sumama. Si Maxine. Aloy. Wala na pala. Ay, ito to. Ah, sorry. Maliit ang sipag sumama sa aming station of the cross. Say hi! Ang kapitong istasyon, tinulungan ni Simon sa Jesus sa pagpasa ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan Panginoong Jesucristo. Seventh station. Ang kanilang panunokso. Hindi dahil sa ikaw ay nakapaho, kundi dahil sa pag-ibig mo sa aming mga makasalanan. Ang ubang kamay nang nagtitikang magnanakaw, na nagsisikap na abutin ka bilang kanyang muling pag-asa. Nakikita ko ang iyong kanang kamay. Isipin ang makisamang mga Iyasuhin sa kanan ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan Panginoon sa Kristo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Napatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nito si Maria na asawang Diyopas. Dawan din si Maria Magdalena. Mungkari kalangitan ang lasa nating makanta. Ang ikalabing dalawang istasyon, si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan Panginoong Jesus. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus ay iligtas mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Na mag-iikalabong dalawa ng tanghali na dumungo sa buong kapatid. Hanggang Ama, sa mga kamay mo, ikaw nagtatanggibin ko ang aking espiritu. At pagkasabing ko, nalabot ang kanilagayin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panalangin ng lahat. Dahil sa pag-ibig, inako mo ang parusang kamatayan. Ang tatlong istasyon. Si Jesus ay umibigin. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan ang Panginoong Jesucristo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Bago may pagkakasin, pinatingin sa dalawang taga-ari na pera na nangalay gusto. Sa'yo ay nagot ng Jesus. Lumapit sa dapat pinato at namamit ang pagkain ni Jesus. Inulutos naman ni pinato dalibigay ko sa kanya. Kaya tinuro ni Jose ang pagkain at pinamot ang bagong kanyang hindi. Inulutos naman ito sa sarili ng bagong kamatay na lalaunang kitinaukan na lang sa bato. Pagkatapos, ignorin niya
sa pintuan ito ang isang malaking bato sa kapilalis. Ang Santa ng Diyos. Salamat sa Diyos. Istasyon. Si Jesus ay muling nabuhay. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus ay niligtas mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nakaraan ang araw ng pamamana. Pagbubukang iwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa lubungan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumundo ng malakas, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulam ang batong nakatakip sa lubungan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kaniyang muka ay nakasisilaw na parang bigat at kasimputi ng busilak ang kaniyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulaktang alimang patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap niya si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya ay huling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halikayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang iyong mga kaaway ay napunuhi sa iyong pagkamatay. Ang mga halaga at mga kaibigan mo ay nagluluksak. Sapagkat sa iyong pagkamatay, naging kanilang naglaho ang kanilang mga pangarap. Ang mga ito'y kapwa minali ng iyong kapangyarihan. Hindi maaari magulok ang iyong katawan. Sapagkat ito ang katawan ng kakatawang taong anak ng Diyos. Ang iyong tagumpay sa kasalanan ay hindi magiging ganap kung hindi ka bumangon mula sa kamatayan. Nabubuhay ka magpakailanman, Panginoon. Ang iyong muling pagkabuhay ay hamon para sa akin na bumangon mula sa libingan ng kasalanan. Tulong sa buhay ng pagpapala. Salamat, Panginoon, sa pagkamatay para sa akin. Salamat sa pagkabuhay para sa akin. Guys, we're done! Station of the Cross. Ayan, sobrang dami namin. So, pinali na, sa simbahan na tayo. Let's go! Sumayin niyo